Hi mga kababas! Welcome back again sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang Baba P's Kitchen. Today, ang lulutuin natin, gulay. So, magluluto tayo ng pakbet ngayong araw na ito since na-miss natin ang gulay. Paborito to ng mga Ilocano. So, panigurado magugustuhan to ni Homer kasi Ilocano yun. Ilocano ba siya? Ayun. So, hindi lang naman Ilocano, may purito na to. Karamihan ng mga Pilipino mahilig sa gulay. So mga kababas, dahil na-miss natin ang pakbet, tara na at lutuin na natin ito. Ang mga ingredients po na ating kakailanganin ay garlic, onion, tomato, olive oil, chicken, bagoong alamang o shrimp paste, salt and pepper, sweet potato, kalabasa, talong, sitaw, at okra. Actually, itong ingredients na po na to, hindi talaga ganun kakumpleto, no? Wala tayong ampalaya. Pero kung gusto nyong maglagay, pwede naman po. Pero hindi lahat kasi kumakain ng ampalaya. Ayan. So, mag-prepare lang po tayo ng malinis na cooking pot. Ilagay natin ang ating olive oil at magsusaute na tayo ng ating garlic. Ayan. So, yan. Next po natin dyan sa garlic ay ang ating onion. Halu-haluin lang po natin yan hanggang sa maluto po ang ating garlic at onion. And then after po nyan, isunod po natin yung ating tomato. Ayan. Tapos, i-cover lang po natin yan hanggang sa maghiwalay yung balat ng ating tomato. And then after po nyan, ilalagay na po natin yung ating mga chinap na chicken. Ayan, katulad po ng sinabi ko, yung mga ginagamit ko na panggisa ng chicken, yan yung may mga buto-buto. Ayan. Tapos, after natin yung gisahin at okay na yung chicken, ilagay na po muna natin yung ating sweet potato at yung kalabasa kasi matigas po yan. So, medyo matagal siyang palambutin. So, after a few minutes, mga 3 to 5, ganyan, sigurado malambot na yan, ilagay na po natin ang ating bagoong at titimplahan na natin na yan. At ang ating pepper, of course. Mayroon po akong nakalagay doon na extra salt kung nakita nyo para at least pwede tayong mag-adjust kung sakaling kulang pa yung lasa niya. So, naglagay po ako ng konting-konting tubig lang para at least may konting sabaw siya. Tapos, isunod na po natin dyan ang ating talong. Ayan, tapos i-cover lang po ulit natin yan hanggang sa lumambot ang ating talong. Ayan, as you can see, nag-iba na yung kulay niya, diba? Tapos, susunod na natin dyan yung ating okra at ang ating sitaw kasi mabilis lang yung maluto. Tapos, yan, tikman natin ng very light kung tama na yung alat. So, okay na siya. Hindi na ako nagdagdag ng asin. Ayan, after a few minutes, ganyan 2 minutes, okay na yan. At sigurado luto na yan. Masarap, medyo crunchy ang ating mga gulay. Ayan. Turn off the heat at mga kababas, tapos na tayo. Ito na ang ating finished product ng bonggang bongga. At sana ay nagustuhan nyo ang ating vlog for today. At siya, napakasarap. Tapos, sasabayan mo yan, partneran mo ng pritong isda. Kahit anong isda ay mapapakain ka ng bonggang-bongga. Maraming salamat mga baba. At huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at comment na rin kayo. At pindutin niyo ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong video ni Baba P. Bye!